Hi guys! Hello, 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 hello! Good, 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 good evening! Today is November 13, 2023. It's Monday. Kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-subscribe, paki-like, paki-share. Pwede rin po mag-comment. At paki-hit na rin yung notification bell for more videos to come. Sa aking mga taga-Tangkilik, salamat po ng maraming marami sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. At meron tayong topic for today. Ngayon po ang first implementation noong bagong bagong violation penalty sa mga dadaan sa busway. Ano po? Lahat po ng klase ng busway within the Metro Manila, basta designated busway, no, clear na po yan. Tulad na sinabi ko ng nakaraan na i-clear ko sa inyo yung regarding sa busway na ang dapat lang dumaan ay syempre bus, no? Marked vehicle, government marked vehicle, ibig sabihin yung mga red plates or sanction or mayroong basta mark vehicle for official use only ng mga taga-gobyerno natin, no? At ambulansya, no, yung mga fire trucks, PGMP, polisya, pwede dumaan sa busway. Actually, dinagdag na nga nila yung mga public utility jeepneys lane, kasi halimbawa sa Commonwealth may POJ sa bus lane. Okay, so they ang MMDA ay through doon sa kanilang Metro Manila Council na binubuo ng lahat ng mayor ng Metro Manila, kasama ng chairman at general manager ng MMDA, nag-come up sila sa mas mataas na penalty na violation fee doon sa mga lalabag sa busway, mga papasok. Like halimbawa, madalas natin makita motor, merong mga ilan-ilan na mga, although medyo madami-dami din, nagpapanggap na government vehicle, ang mga private vehicle, nang sabi, nagmamadali, no, bawal na sila, or bawal naman talaga sila eh, no? So dahil nga sa before, mababa lang ang penalty, parang okay lang, no? Pero kasi nga, nakikita naman natin, ang daming nadidisgrasya. Actually, mga ambulansya pa nga yung iba, no? Nadidisgrasya dahil dyan sa pagdaan nila sa busway. Okay? So, i-discuss natin yung bagong penalty na ang effectivity nito actually ngayon eh. November 13, 2023. Okay, so ang sabi dito sa memo ng MMDA guys, effective today, no, bus lane violation will be the following violation code and fines, no? So ito yung mga fines. Sa first offense, no, violation bus PUJ lane ordinance, no, sa first offense 5,000 na po ang fines or penalty. Pag nahuli ka, ibig sabihin sa busway o sa PUJ lanes o anumang lanes ng bus lane ay kasama na yun sa carousel, yung first violation mo 5,000. Yung second offense, okay, 10,000 plus 1 month suspension with seminar.
So, ibig sabihin, magpa-fine ka na ng 10,000, masususpindi ka, hindi ka pwedeng magmaneho ng isang buwan, no? At kailangan mong mag-undergo ng seminar. Siyempre, sa kanila yan. Okay? May certificate yan after. No? So, paano kung nahuli ka uli for the third offense? Pangatlo, ang sabi dito, same violation yun ha, bus, PUJ lane, ordinances. Ibig sabihin, kahit saan yan, one ticketing system kasi tayo eh. Okay? So, pag napangatlohan mo yan, ang sabi, ang fines at penalties ay 20,000 plus 1 year suspension. Okay? So, 20,000 fines ulit, 1 year suspension, ibig sabihin, hindi ka pwedeng magmaneho. No? And, o yun lang, wala na yung seminar. Okay? So, nadagdagan yung 1 month suspension, tinanggal na yung seminar kasi obvious naman dahil nakapag-seminar pa na ng second violation eh. Okay? So, yun. At pagka nagpang-apat ka pa sa sobrang tigas ng ulo mo, pumasok ka sa busway, sa bus lane uli, sa PUJ lane, at nahuli ka, 30,000 pesos ang iyong fine or penalty for the fourth offense plus revocation na ng iyong license. No? So, malinaw yun guys ha. So, ingat-ingat. Actually, okay lang to eh. Kasi para rin naman sa kapakanan natin, kaligtasan natin. No? Kasi sa ibang bansa, talagang malalaki ang fines sa mga violation, mga penalty. Kaya sila doon, dahil sa takot nilang magbayad ng mahal at malaki, talagang sumusunod sila. Diba? Hindi nila ginagawa yung mali, yung bawal. Kasi nga, mataas ang fines, mataas ang bayad. No? Kaya, mas mainam na rin yan. Sabi nga eh, yung issue ng kung makatao ba o hindi yung fines, wala na tayo dun eh. Kasi kung hindi ka naman lalabag, hindi ka naman magbabayad ng ganun kalaki. Diba? So yung word na makatao, hindi dapat siya i-apply yung tipong inhumanitarian. Diba? O humanitarian aspect, wala na doon eh. Kasi besides, pag hindi ka nga lumabag, hindi ka pumasok sa bus lane o PUJ, at hindi ka naman dapat doon, wala kang dapat bayaran na ganun kalaki. Diba? Tinuturuan din natin ang kapwa natin na gumawa ng tama in this sense ha, sa para sa akin. So wala tayong yung issue dito na sabi nila hindi daw makatao sa sobrang laki ng fines. Malaki naman talaga. Pero kasi baliwala naman yung laki niyan eh. Kung hindi ka lalabag eh. Diba? Kailan siya magkakaroon ng effect sa'yo? Pag lumabag ka. Pag pumasok ka pa rin sa bus lane. Diba? Pumasok ka pa rin sa PUJ lane. Nevertheless, hindi ka papasok sa bus lane tsaka sa PUJ lane. So wala kang dapat bahala na ikaw ay magbayad ng ganung kalaki. Yun lang. Salamat po sa inyong suporta, salamat sa inyong pakikinig, salamat po sa lahat ng inyong
tangkilik. Hanggang sa muli sa susunod nating vlog, no? Kung di ako nagkakamali, vlog 188 na yan. So possible vlog 189 na tayo susunod. Okay? So papasok na ako. Ingat-ingat, God bless. Rest well. At good evening, magandang gabi po sa inyong lahat sa gabing ito. At ingat-ingat po. Ingat-ingat po ang lahat. Bye-bye-bye. See you next vlog. Enjoyed this video? Hit the like button and share with your friends. Also, subscribe to our channel for more videos like this. Thanks for watching.